Liyaw at palakpakan. Ito ang mga eksena sa mainit at kapanamik-namik na labanan sa ginanap na championship finals ng Men's Volleyball Tournament Antas Secundaria sa 2023 Tagum City Athletic Association Meet nito ng February 26. Sa loob ng tatlong araw na bakbakan, umangat at nanguna ang koponan ng Unit 4 ng La Filipina National High School at Unit 5 ng Tagum National Trade School sa Volleyball Men's Category na kapwa tinumba ang iba pang para lang nagsipaglaro. Andito ako ngayon sa RDR Gymnasium kung saan ginaganap ang championship finals ng Volleyball Men's Category. At maririnig natin dito kasabay ang hampas ng bola ang magundong na sigawan ng mga manonood at taga-suporta. Mahigpit ang naging kampeonato ng Men's Volleyball Tournament na nilaro ang limang buong sets. Naipanalo ng La Filipina ang una at pangalawang set ng laro matapos tumindi ang tensyon ng labanan dahil sa magkalapit na score na humantong sa dalawang slight points sa unang set. Ngunit sa pangatlo at pang-apat na set, pilit inaagaw ng Trace School ang titulo nang sinungkit ng koponan ang panalo sa dalawang magkasunod na laro at naging patas ang magkatunggali. Sa panghuling set, naging mahigpit ang hidwaan ng dalawang paralan. Ngunit sa konklusyon nito, nag-comeback at binawi ng La Filipina ang kampeonato mula sa trade school sa pinala score na 11 versus 15 na siyang naghirang sa nila bilang overall champion sa nasabing pating palak. I feel so happy kay naabot mi adri ang kuan nga dula, nakaabot mi sa semifinals and sa na-crossover mi ana. Then bagaw man, especially frustrated po ko kay di ko wako kabalo kung say ka ng mga mahitabo. And thank you sa Ginoo kay gihatag niya sa morning nga kuan makadaugan. Just only fourth place as yung sinabi ko sa kanila, hanggang fourth lang tayo kasi malalakas yung kalaban. But we tried our best, hindi namin inaasahan na talagang mananalo in terms of aabot kami sa finals at nakuha namin yung gold. But yung sinabi ko lang sa player is, go on, maglalaro tayo as what we have on the training, kung ano yung pinagpraktisa natin for one week lang yung training namin. But we tried our best na gagana lahat at effective yung maging strategy namin para sa kalaban. Sa kalagitnaan ng laro, dinalo naman ni Dr. Josephine Fadul, Tagum City School Division Superintendent, ang umiikting na championship sa nasabing gymnasium. Samantala, humantong na sa huling yugto ang Men's Volleyball Tournament sa Antas Elementarya. Kitang-kita ang kawilihan at hiyawan ng mga kapatsikiting at coaches sa pagsuporta sa kanilang mga sariling koponan dito sa Visayan Village Central Elementary School Gymnasium. Sa pagbubuo, pinayoko ng Tagum Central Cluster ang koponan ng Tagum South matapos silang malamangan ang katunggali sa overall score nila na 22 laban sa 25 sa panghuling set sa second game. Magiging ginatawa ng Tagum City ang pangkat ng La Filipina at Tagum Central Cluster sa Men's Volleyball Tournament sa gaganaping DAVRA o Davao Regional Athletic Association Meet 2023 sa darating na Abril. Training again, back to the court. Training, practice, and somewhat as we go on with our training, kaya nga sinasabi ko sa mga players na we train hard, but we have to play harder. Kasi nga yung logo namin, Warriors, Unit 4, ika nga sa sinasabi ko sa kanila, ang Warriors habang nasusugatan, lalong tumitindi at lalong lumalaban. Dagdag pa rito, laking tuwaan nila ng kapwa mga atleta at coaches sa muling pagbabalik ng City Meet mula sa mahigit dalawang taon ng pandemya. At inaasahan ang lahat na mas magiging intense ang bakbakan sa darating na DAVRA Meet 2023. Miguel Pilapin, CBS Sports.